Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga viewers namin sa YouTube na nanonood sa buong mundo. Isang kagawian po kami ng isang panayam sa isa pong membro na nabaptize na po siya, pero isama na rin namin sa interview sa tahanan ni Edita de la Cruz. Kasi gusto po namin mapapanayam ang kanyang karanasan, paano po siya na-bibless sa panonood sa programa sa The Gospel of Jesus Christ. Ngayong hapon, sister, magkakaroon po tayo ng maiksing panayam. No? Paano ba talaga nag-umpisa? Pero bago niyan, tayo po muna yung nalangin sa isang sandali. Ilapit po natin ito sa Panginoon. Dakila naming Diyos, sa hapon pong ito, magkakaroon po kami ng maiksing interview sa katauhan ni Sister Marites. At nawa ang inyong pagpapala, ikawad ninyo, magsilbihin po inspirasyon at maka-inspire na marami pang manunood sa programa na aming ginagawa ngayon sa internet. Umaasa kami sa inyong pagpapala na inyo itong madala sa buong mundo. Kung paano sila pinagpala ay makabahagi din ito ng contribution sa mga nanonood, na sila din magsubaybay sa mga videos na aming ginagawa sa YouTube. Umaasa kami, Panginoon, na inyong pagpapalain, gabayan kami ng inyong banal na espiritu hanggang matapos ang aming exing interview. Salamat, Ama, sa pagdinig niyo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang hapon po, sister. No? Pwede po ba kayong magpapakilala sa ating mga viewers sa YouTube? No? Si sister Marites Capuno. Marites Capuno. Siya po'y membro sa Susiela Adventist Church. At doon po ako nag-preach kanina tanghali at ngayon ay interview portion. Paano po sinishare ni Sister Edita? Sapagkat siya yung si Sister Edita, siya yung nabaptize sa church doon. Nung una, hindi pa ninyo napapanood ang programa namin. Pero paano po na-introduce ni Sister Edita na nakapanood kayo doon? Kasi po, since pareho lang po kaming bagong converted, opo, nagtanungan kami, sabi namin, sabi ko sa kanya, paano kang naging converted? Tapos yun nga, nabanggit niya sa akin, meron daw siyang programang pinapanood sa YouTube na kay Jude Bumingkit. Sa akin naman, during that time, parang baliwala lang sa akin yun. Ini-ignore ko lang yan. O, ini-ignore ko lang kasi marami din ako napapanood ng mga ano. Pero nung later on, sabi ko, sige nga, ahapin ko nga kung ano yung sinasabi ni Ed. Nainganyo ka na nga lang. Opo. Kasi nakikita ko naman yung improvement sa kanya bilang Adventist. Pagkatapos nagsishare kami ng mga ideas namin. Tapos one time nga, hindi hinanap ko yun yung lamingkit. Sabi ko, saan mo yung sinasabi ni Ed? Hanggang sa natagpuan ko po. Tapos sabi ko, tinawag ko pa nga yung husband ko. Sabi ko, Daddy, ito yung sinasabi ni Edith. Halika, pakinggan natin. Tapos, nung pinakinggan namin, tamang-tama yung topic is tungkol sa Daniel and Revelation. Kasi siyempre kami, since bago pa lang, hindi pa namin siya masyado naunawaan. So, pinakinggan namin. So, parang nahook kami. Doon sa topic na nahook kami sa topic, opo, Daniel and Revelation. Talagang parang bago sa amin yung topic na yun. Pagkatapos nun, nung napakinggan namin yun, nagtingin pa kami, bangga sa isa-isa na namin yun. Brother. Sa dati kong mga topic, nagawa ninyong inisa-isa yun sa YouTube? Opo, kasi ang ginagawa namin pagka nasa bahay kami, kasi ang husband ko, seaman po siya, nakabakasyon po siya ngayon. Ako naman, preschool teacher, nakabakasyon din po ako ngayon. So may time kayo? So may time kami. So sa bahay, pag umaalis na yung anak namin, pumapasok siya ng 11:30, magla-lunch na kami. Tapos marami na kami nagawin sa bahay. Habang gumagawa kami pa, brother, yung programa mo, naka-on yun. Basta, nandyan lang yan sa computer, malakas yun. Tapos, opo, naka-ano na yan, nakikinig na kami, hanggang hapon na yun. Opo, yun. Tapos, minsan pagka meron pa kaming gustong pakinggan, kinabukasan. Tuloy pa rin. Basta yun ang parang pinaka-background music namin sa everyday, namin. Napapansin ko ang karanasan ninyo, pareho din sa mga viewers ko sa ibang bansa. May viewers ako sa Italy, sa Brazil. At yung isa pa, ang ginagawa nila bago sila pumasok sa trabaho, dinadownload nila ang YouTube, yung topic ko sa YouTube. Tapos paggabi habang nagpapahinga, sabi nila, alam mo brother, makatulog na lang kami
na nanonood na nakikinig sa iyong video. Nakikita ko ngayon, gaano na po kayo katagal bilang Seventh Day Adventist? Bali nung ano po, March 2015. Pero po, so halos 2 years na meron po. Pero nung pumasok kayo sa Seventh Day Adventist, ay ano po ang inyong naramdaman no sa former ninyong religion? Ano po ang religion ninyo noon? Malaki po, Katoliko po kami noon. Kami noon kasi sa Katoliko, sisimba lang po kami na isang oras. Minsan late pa. Pagkatapos nang punta na kami sa mall, ganun po yun. At saka, kung magbasa man kami ng Biblia noon, hindi yung talagang regular. Paminsanan lang umasumpungan kasi yung open ka lang ng ilang verse. Tapos, hindi ka naman din maintindihan. Pero nung naging Seventh Day Adventist ako, doon po naramdaman ang laki ng pagkakaiba. Kasi sa Seventh Day Adventist, natuto kami mag-worship. Hindi kami nag-worship noon eh. Opo. Tapos, aside from worship, nagkakaroon ako ng yung my personal time with God. Pag madaling araw, nagigising ako. Natatandaan ko meron kang topic. Na-inspire ako doon, yung sabi mo, yung mana. During the time morning, ni Moses, di ba, yun yung mana na dumalagpak sa langit. Pero nung sa panahon ngayon, yung mana, yung galing dun sa salita ng Diyos. Alam mo pa, brother yun, nung napakinggan ko yun, talagang as much as possible, pag nagising ako ng madaling araw, naisip ko na po sayang yung mana, antok na antok pa ako, gigising talaga ako, tapos nungunulod ako. Kasi parang nai-imagine ko yung mana, gumagod yung galing sa Biblia, hindi ko alam, basta nabibless ako noon. Hindi ko makalimutan yung topic na yun pala ngayon ko naalala. Na-miss din ako nung natutunan ko yun. Nanunod ako sa isang pastor na tuturo din sa YouTube. Tapos kinikwento niya anong oras nila kukulutin yung mana. Ngayon yung modify ko yun, binalik ko ulit sa YouTube yung video na yun. Kaya, at ngayon ko lang nalalaman na marami din palang nabibless, pati kayo, no? Nabibless sa topic na yun na nagawa ng aming ministry. No? Pero ngayon ay, ano pang mga, maliban doon sa, ano pang mga pinanood din nyo ngayon sa kasalukuyan na sinubaybayan na nakakaroon ng contribution sa inyong pananampalataya sa paglago bilang Kristiyano. Nakakatulong ba yung mga video namin sa YouTube? Opo. Tsaka yung pagaya ng sa Daniel and the Revelations, nabuksan kami rin eh. Opo. Na-open talaga. Na-open kami kasi hindi namin dati alam yun. Tapos, sabi namin ni Daddy, ganun pala yun. Kasi pati yung brother yung pong mga tungkol sa seven churches, napanood din namin yon. Naging rin kami ron interesado kasi inirelate mo dun sa history. Parang pati yung history na babalikan namin. Tapos ako naisip ko sa sarili ko, totoo pala talaga ang Bible. Kasi naka-ano siya sa history. Nakatala talaga sa kasaysayan. Nakatala sa kasaysayan. So, nasa history pala talaga yun. Na during that time na nangyayari yun, yan pala yung numbers. Kaya, maraming salamat na napanayam namin, na-interview namin kayo sa tahanan, Sister Edita. Pwede kayong magsasalita sa ating mga camera at ito po'y mapapanood sa buong mundo. Ano po ang magpapayo ninyo, may encourage sa mga viewers namin na nanonood? No? Ikaw ay galing sa Catholic na religion. Catholic Church po siya nagmula. Pero nung kayo po'y nagiging Adventist na ngayon, malaking pagbabago. No? Yung kaalaman ninyo sa salita ng Panginoon, kumusta po ang inyong personal na relasyon? Malaki po ang pagbabago sa dati ninyong religion. Mas malalim ang inyong karanasan ngayon. Tsaka mas parang, the more you hear, the more you thirst for the words of God. Nadadama ko yung sinseridad ngayon, no? Na parang mapapaluha habang sinasabi mo yung katotohanan. Pero ito talaga ang, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ay nag-aalab ang ating damdamin. Na kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, gusto nating gagantihan. Ibabalik sa Kanya ang karangalan dahil sa Kanyang pagliligtas sa atin. Pwede nating mai-encourage ang ating mga viewers, no, sa buong sanlibutan na kung mapapanood nila ang programang ito, ay subaybayan nila ito. Kasi marami akong mga
ano sa YouTube. Ibibigay ko sa iyo yung panahon. Opo. Magandang hapon po. Happy Sabbath po, brothers and sisters. Inaanyayahan ko po kayo sumubaybay sa programa or sa YouTube na programa ni Brother John. Isinisiguro ko po sa inyo na talagang kapag po kayo nakinig, parang mahuhok po kayo, ang dami niyo pong matutunan tungkol sa mga salita ng Diyos na hindi niyo po alam. Madi-discover niyo na lang po yun basta sa sarili niyo at tatawagin tayo ng Panginoon na mas lalo pang malapit sa kanyang relasyon. Nagpapasalamat po ako kay Brother June dahil sa ginawa niyang mga topics, talaga pong ma-open ang inyong mga puso. Kaya inaanyayahan ko po kayo na sana kung ano man po yung naging inspiration namin na sa pakikinig dun sa kanyang mga lessons, mga aral, sana ay ma-bless din po kayo ni Lord. Salamat sister sa hapon pong ito. God bless you. At bago tayo magtatapos, gusto kong ipaalam sa inyo na ang gawain namin, kasangkapan na kami ng Panginoon. Ibabalik natin ang papuri sa Diyos. Siya ang may akda ng ministeryong ito. Ginagamit lang kami ng Panginoon para mapapalapit kayo. Ang layunin namin dito sa ministeryong ito, makikita ninyo ang Diyos na nagmamahal sa inyo at nanawagan sa inyo sa isang banal na pamumuhay. Ako po'y naniniwala kapag tayo'y magtatapat, mamumuhay na malayo, hiwalay sa kasalanan. Ito yung panukala sa kaligtasan. Na tayo'y makakilala ang buhay na walang hanggan, magpasimula ito kapag ating makikilala ang Panginoon, Panginoong Diyos. Mababasa po natin yan sa John 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na isang tunay na Diyos at ang iyong sinubo na si Jesus Christ. So ang eternal life, masusumpungan natin ito, magpasimula po yan kapag makikilala natin ang Diyos. At ito po yung layunin ng aming ministry sa YouTube. Ang aming pong mithiin, ang goal po namin sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, makikilala at kayo mismo magkakaroon ng relasyon. Sa ating panayam ngayon, aking nadadama na nung napapanood ninyo yung aming mga video, kayo mismo, nung sa mana, no? Sa kasaysayan ng anak, nang pinapaniwanag ko ang mana, pinapaulan ng Panginoon, madaling araw, nagiging pagkain nila yon. Sa ating kapanahonan, ang spiritual mana no other than the Word of God. Ang Bible po, kapag babasahin po ninyo yan, madaling araw, ito po yung pagkain ng ating spiritual na pagkain. At dito po tayo lalago sa ating Christian walk at sa ating paglilingkod, hanggang unti-unti po tayong mababago ng Panginoon, mamumold po ang ating buhay. At actually, ang magpuporma, ang magbabago po sa atin, makapagbabago sa atin, makapaglilinis, ang salita po ng Diyos. Gagabayan po yan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Siya din ang magtuturo kasama sa ating pag-aaral sa kanyang salita. Unti-unti niyang babaguhin ang ating buhay hang patungo sa kanyang layunin na buhay na ang tao magiging hiwalay sa kasalanan. Maraming salamat sa inyong maraming salamat sa inyo na aming na-interview ngayong hapon. At pwede din manalangin tayo. Pwede kong anyayahan na kayo po ang manalangin sa ating closing prayer. Sige po. Ama namin banal, nagpapasalamat po ako ng marami. Hindi ko po in-expect itong pangyayari. Ito pa nga po na kahit pa paano gagamitin din po ninyo ako para makapag-encourage ng mga ibang tao para sila ay manipalataya sa inyo. Salamat po, Lord God, pinahintulutan niyo na makilala po namin si Brother June sa pamamagitan sa aming mga YouTube lessons, Lord God. Salamat po, maraming. Lord God, libusan po namin pinapahalaga ang araw na ito, Panginoon. Dahil hindi po po namin makakalimutan dahil ito, Panginoon, ang araw na kahit pa paano, nakapag-share po kami sa hindi lang sa iilang tao, kundi sa maraming tao sa buong mundo. Patubayan niyo po si Brother June at saka ang mga kanyang kasama na nawa Panginoon lahat po ng mga pangangailangan nila. I-provide niyo po po. Bigyan niyo po sila ng good health, Lord God, para po magpatuloy pa po ng mahabang buhay ang kanilang mga ginagawa para sa pagtatapos ng buhay namin dito sa mundo. Muli, Panginoon, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po.